Hello po, masagayang buhay po sa ating lahat. Welcome po sa ating channel. Ang video na i-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano i-propagate ang adenium through cuttings and kung paano din i-harvest ang kanyang mga seeds. Ipapakita ko po sa inyo ang aking mga adenium plants. Ayan, ito po ang aking mga adenium plants, nakatanim direct soil. Meron na po silang mga pods. Ayan, sila po ay nasa mga 2 feet ang height. Ang soil po na tinaniman po ay may mga buhangin, may mga mix na mga bato. Kaya mas gusto po ng adenium ang ganong mix ng soil. Ayaw po niya sa soil na palaging basa at mas gusto niya ang direct sunlight. Yan pong mga plants na yan ay more than 3 years na silang nakatanim. Ilang beses na din pong nag-flowers. At ngayon, madami silang seed pods. Ayan, may na-detach na sanga. Pwede po natin itong itanim, lalo na kung yung kanyang pinagputulan ay totally healed na, tuyo na. Itanim po natin ito na panibagong halaman ng adenium. Ang adenium, mas gusto po nila ang direct sunlight. Ayaw nang laging nadidilig. Kaya twice a week ko lang sila nadidilig. Ngayong June, panahon ng paglabas ng kanilang mga pods, na yung mga pods, doon natin makukuha ang mga seeds na pwede natin itanim para ito ay ating mapadami. Ang adenium ay pwede natin gamitin abono ay ang mga abonong may phosphorus. Kung itatanim naman natin ito sa pot, mas maganda ang medium ay perlite. At perlite soil, pwede ding haluan ng rice hull. Kailangan maganda ang drainage at hindi natitigilan ng tubig ang pot na tataniman nito. Ang adenium ay pwedeng ipropagate through cuttings at saka through seeds. Ang mga ganitong variety ay hindi tumataas at magsasanga lang. Hindi katulad ng ibang variety na masyadong lumalaki. Ito po ang isang way ng pagpropagate. Yung sanga, ikakat natin but not totally i-detach natin. Ikakat lang natin sa kalahati yung sanga. Then, ay iwan natin siya hanggang sa mag-heal yung sugat niya. Yan, iiwan natin na nakaganyan. Nakakabit pa rin siya, pero mapuputol na siya. Hahayaan natin siya na matuyo ng ilang araw. Then, kapag totally healed na yung pinagputulan, yung kinat natin, yung na-open na sanga, pwede na natin siyang i-detach. Kapag totally healed na,
at pwede na natin itanim. Ayan. Iwasan lang natin na yung sap niya, yung dagta, lumapat sa ating balat dahil ito po ay poisonous. Nakaka-irritate ng balat. Yan, yung mga cuttings, ang pipiliin po natin na sanga na ating ikakat. Kapag yung puno ay madami ng sanga, pwede natin silang bawasan para i-propagate. Kung matalas yung cutter na ating gagamitin, kailangan dahan-dahan. Kasi pag hindi natin dinahan-dahan yung pagputol, mapuputol siya ng buo, hindi na natin siya mapapatuyo. Kung sakali naman nagkaganon na naputol siya ng tuluyan, pwedeng hindi na muna natin siya itatanim. Hayaan muna natin siya ng 2 to 3 days. Ilagay lang natin sa isang tuyong lugar para yung pinagputulan niya, yung sariwa pa ay mag-healed. At kapag ito ay totally healed na, yun, pwede na natin siyang itanim. Pero itong method na ginawa ko, hindi ko siya totally tinanggal sa puno. Kumbaga, sa puno ko lang din siya papatuyuin yung cut niya. Ayan, para sure, hindi siya mabubulok at nakakabit pa din siya sa kanyang mother plant. Mga 2 to 3 days, pwede na natin siyang detach totally sa mother plant. Ayan, ito yung nauna kong ginawa ng pagkat. Totally healed na kasi nakailang araw na. Ayan, pwede na natin i-detach. Kapag ganitong totally healed na, after ma-detach, pwede na natin itanim. Sure na hindi na siya mamamatay kasi totally healed na yung sugat niya. Pero tip lang, huwag natin itong gagawin kung panahon ng tag-ulan. Kasi kung bagong cut natin tapos maulanan siya, mabubulok kasi mabababad sa tubig yung sinugatan natin na sanga. Na pwede ding maging cause ng pagkabulok ng mother plant. Kaya dapat gagawin natin ito sa panahong hindi maulan. Ito naman ang mga seed pods niya. Ang seed pods, madalas, hindi natin napapansin na matured na siya kapag napabayaan natin na dry na siya. Usang bumubuka yung pods, then lumilipad yung mga seeds. Kasi meron siyang parang mga cotton na tangkay na pag napayid ng hangin, lumilipad. Kaya ang isa pang best tip na maia-advise ko po sa inyo, yung pods, kapag sa tingin natin ay medyo malaki na, medyo malapit ng mag-matured, lagyan natin ng ring. Pwede din namang tali, ayan ganyan, lagyan ko ng ring. Para sure, kahit matured na siya at matotally dry, hindi siya bubuka. Kasi kung mag-dry siya at makaligtaan natin, matatakasan na tayo ng mga seeds. Kaya doon tayo ma-propagate. Kaya para sure, lagyan natin ng ring or kahit tali na makakapigil sa pag-open ng pods kapag ito ay totally dry at matured na. Ang best medium sa pagpunlan ng seeds ay perlite mixed with soil. Then, dilig lang twice a week at iwasan natin na ito ay mabasang-basa. Pwede kasing mabulok. Ito po yung mga cuttings ng adenium. Kailangan kapag ating itatanim na siya, totally dried na yung pinagputulan natin. Yan, healed na yung kanyang cut. Kasi kung hindi pa siya healed, possible siyang mabulok
mamatay. Pero kung totally healed na yung cat, mas na madali siyang mag-roots at sure na buhay. Ang medyo na gagamitin po natin ay garden soil na may halong sand, fine sand. Para hinaroon ko din po ito ng carbonized rice hull, pero konti lang. Ang pagdidilig po nito ay twice a week, pero konti lang. Kailangan huwag basang-basa kasi pwede siyang mabulok. Sa shade muna po natin siya ilalagay dun kapag sure na buhay na siya at stable na, pwede na po siyang ilagay direct sunlight.